Masayang buhay, mga bata! Kayo ay nasa klase ng kindergarten. Ako si Teacher Miles. Welcome to kindergarten! Kumusta kayo, mga bata? Ngayon ay oras ng kwentuhan. Ano-ano kaya ang mga pamantayan sa pakikinig? Una, dapat nakaupo kayo ng maayos. Pangalawa, syempre dapat makikinig kayo kay teacher para maintindihan ninyo ang ating pinag-aaralan. Pangatlo, dapat intindihin nyo ang ating kwento. Naintindihan po ba, mga bata? Mahusay! Ang kwento natin, mga bata, ay pinamagatang Kaya Niya, Kaya Ko. Ito ay kwento ni Pennille Joy Antonio, iginuhit ni Richard Ivan B. Antonio. Okay. Kring, kring, tunog ng bell ng paaralan. Hudyat na ng uwian. Mga bata, huwag niyong kalimutan ang takdang aralin niyo. Paalala ni Ginang Antonio. Nagmamadali sa paglabas ng gate si Joy. Tuwang-tuwa nang makita ang nanay Emmy niya na nag-aabang sa labas ng paaralan. Nanay, nanay, tayo na pong umuwi at tatapusin ko pa po ang takdang aralin ko. Sabik na sabi nito. Sa paglalakad nila, nakita niya ang isang gwardiyang babae sa labas ng bangko. Nanay, mayroon din po palang babae na gwardiya? Nagtatakang tanong nito. Oo naman anak, kaya din gawin na babae ang kaya ng lalaki. Paliwanag nito. Sa di kalayuan ay napadaan sila sa parlor kung saan nakita ni Joy ang isang lalaki na nagkukupit. Nanay, pwede din po palang gumupit ang lalaki? Mausisa ang tanong nito. Oo naman anak, kaya din gawin ng lalaki ang kaya ng babae. Nakangiting sagot nito. Pagsakay nila ng jeep, ay bumungad sa kanila ang nakangiting chauffeur na babae. Pabulong na nagtanong si Joy sa kanyang nanay. Nanay, pwede din po palang magmaneho ng jeep ang babae? Ang mahinang tanong nito. Oo naman anak, kaya din gawin ng babae ang kaya ng lalaki. Bulong nito. Pagdating sa bahay, naabutan ni na Joy at nanay Emmy na naglalaba ang kanyang tatay June. Napaaga atang uwi mo, June? Tanong ng nanay Emmy. Maaga kasi naubos sa mga panint na kong isda. Sagot ng tatay nito. Bumulong na naman si Joy sa nanay niya. Pwede rin po palang maglaba ang lalaki? Nakangiting tanong niya. Sabay tawa ng nanay ng malakas at sabi ng kaya din gawin ng lalaki ang kaya gawin ng babae. Ayan mga bata, nagustuhan niyo po ba ang ating kwento? Tingnan niya natin ang aral ng kwento, mga bata. Ang aral ng kwento, mga bata, ay yung pantay-pantay ang mga babae at lalaki. Kayang gawin ng mga babae ang kaya ng mga lalaki. Tulad nung nasa kwento, mga bata, kaya ng babae mag-drive. Hindi lang po lalaki ang nag-drive, di ba? Kaya rin ng babae maging isang gwardiya. Kaya rin niya maging isang police. Ayan, hindi lang po lalaki ang pwedeng magbantay at mangalaga sa ating kaligtasan, mga bata. Okay, kaya rin gawin ng mga lalaki ang kayang gawin ng mga babae. Okay, tulad ng paglalaba, hindi lang po din babae ang pwedeng gumawa nun, di ba? Kaya rin ng lalaking maglaba. Kaya rin ng lalaking magkupit ng buhok ng babae. Tulad yung nasa kwento, yung sa parlorista. Okay, kaya rin po ng lalaki magluto. Ayan, hindi lang po babae ang pwedeng magluto. Okay, kaya rin po ng lalaki.
lalaki ang magluto. Ano ba kaya? Kaya rin po ng lalaki yung magbantay ng kanyang mga anak. Hindi lang po si nanay, di ba? Si nanay babae, si tatay ay lalaki. Kaya rin po ni tatay na magbantay at mag-alaga ng mga anak. Ayan, so naiintindihan po ba ang kwento mga bata? Ikaw, anong kaya mong gawin?